sa another holiday season, walang pasok. Kaya naisipan kong i-vlog yung aking motor. Ayun siya, oh. Ayun. Si A. Si Honda Wave 125. Honda Wave S 125 2002 model. Ayun siya, oh. Ayun siya, oh. Bali, marami na rin kami pinagsamahan itong motor na to. Second owner ako. Nabili ko yan sa kawork ko sa Panasonic. Yung nabili ko siya sa kawork ko, nakalimutan ko anong taon na yun, eh. Ang una kong pinalitan is yung shock. Ayan, ang boat shock sa harap. At saka sa likod. YSS yung shock na yan. Nabili ko siya ng 1.6. Since then, hindi ko pa siya napapalitan, no? Siguro mga limang taon na rin yung shock na yan. Tapos itong rim. Ayan. Ayan, yung rim. Pinalitan ko na rin. Itong hub. Sa harap. At saka sa likod. Chrome. Chromated. Pero hindi siya pure chrome. Yung rayos niya, stainless yan. Para hindi na kalawangin, no? Mas maigi pati, mas maganda ang forma pag naka-stainless. Tapos itong elbow niya, kung makikita nyo, stainless na rin, o ayan. Stainless ang elbow. Ayan, o. Ito rin pinakatambucho niya. Stock yan. Ayan, o, may nakalagay pang Honda. Pero itong mga gulong niya, harap at saka sa likod, almost 1 year na to sa akin. Dunlop, harap at likod. Kung mapapansin nyo, wala na siyang palikpik, oh. Wala na siyang palikpik. Kasi yung first owner niya, sumimplang daw siya. Hindi niya na binalik yung palikpik. Kasi pag may palikpik, masyadong classic ang datingan. Classic look, sinauna raw. Kaya hindi na niya binalik yung paliktik. Yung ilaw niya, kita nyo, LED na yan. 6 LED na LED. Yan, 6 LED. Buksan ko, ha. Yan siya, oh. Nakalo lang yan. Yan, high na yan, high. Low. High. Yan. Umaga kasi kaya hindi masyadong mapapansin, pero kung sa gabi, ang lakas niyan. Kaya nga nilagyan ko siya ng sticker na may kulay. Nilagyan ko siya ng blue na sticker para hindi masyadong malakas ang buga ng ilaw niya. Baka mahuli tayo, eh. Kung makikita niyo yung kanyang front cowling, tingin niyo okay pa, di ba? Makinis pa, oh. Di ba? Oh. Makinis. Pero kung uugain nyo, oh, yan, oh, wala na, umuuga na. Kaya pag tumakbo siya, may ingay ng kaunti. Kaya ganun, kasi wala na siyang screwan. Tingnan nyo, ha. Oh, oh. Boom, wala na, oh. Diba? Putol na, eh, nasa loob na screwan niya. Kaya umaalog na. Parehas. Ayan din, oh. Oh. Labo. Ganun din, no? Wala na, oh. Lumabo tuloy. Oh. Wala na yung screwhan niya, oh. Kung makikita nyo, akala nyo may screw. Pero wala na yan. Ayan, oh, ganun nyo. Wala na yan, oh. Wala na. Ayun na yung kamay ko. Kita na, oh. Ayun, oh. Oh. Wala na. Kaya itong front and back cowling, papalitan ko yan. Ayan, luminaw din. Ulitin natin, ha. O, yan, o. Wala na. Papapalitan ko yan. O, ayan siya, o. Di ba, may dating pa naman kahit papano. O, so much for the looks. Pag-usapan naman natin yung performance niya. Itong si Lolo Wave ko,
pag-arangkada pag-uusapan, medyo mabagal siya. Hindi siya katulad ng mga iba na mabilis pagdating sa arangkada. Kaya naman ganun, pinalitan ko sa kasi yung kombinasyon ng sprocket niya. 34 by 38 feet. Dinisen ko talaga siya para sa akyatan, hindi sa para sa bilisan. Kasi madalas, ang kasi yung asawa ko dito sa motor na to, taga-antipolo kami. Kaya kailangan, ano siya sa haon, mabili siya sa haon. Oh, sa fuel consumption naman tayo ha. Oh. Kuno. Yan. Yun yun sa kapuno, nung last time na nagpunta kami sa Noveleta, Cavite. Nung makarating kami sa Noveleta, Cavite, yung nabawas lang sa gas niya sa tanke is parang ganyan lang. Oh. Yung kinarga kong 80 pesos para mapuno, umabot sa ganung level hanggang sa metakip, parang kalahati lang ng 80 pesos na gasolina na unleaded yung nabawas niya from Antipolo to North Sagaray, Bulacan. Ah, North Sagaray, Bulacan. Noveleta, Cavite pala. Iba pa pala yung time na sa ano kami, sa North Sagaray. Pero ganun din ang nabawas. Tigka kalahati ng 80 pesos na kinakarga kong gas. Sa madalit salita, napakatipid niya sa gas. Kahit sabihin mo pang old school, old model na, hindi, napakatipid niya sa gas. Yung 80 pesos sa madalit salita, balikan na yun mula North Sagaray, Bulacan o kaya sa Noveleta, Cavite. Kahit sa pamad sa dalawa na yun, ganun lang ang kinakarga kong gas, balikan na yun, 80 pesos. Kaya by that, dahil sa ganda ng performance niya, naisip ko na i-restore siya. Papalitan ko yung mga flarings niya kahit ano pa man, i-restore ko siya. Good as new. Siguro sa susunod na vlog ko na lang papakita ko sa inyo kung ano na yung pinaggagawa ko sa kanya. Sige, siguro hanggang dito na lang yung vlog ko ngayon. Sige nga, iba pa yung vlog ko sa ano, hindi ko pa nabibili yung iba. Pero nakabili na ako ng front cowling, nasa bahay na. Bibili pa ako ng mga ibang flarings niya, tsaka ano pa mang kailangan bilhin. Sige, see you in my next vlog, Babus. Ayan, pahabol pa pala, o yan o. Tape na lang yan. Basag na rin yan. Ayan pa o. Basag na rin. Marami na siyang bangas kahit na itong harap eh. Ayan. Kaya sa susunod na video ko, na vlog ko, makikita nyo kung ano pinagpapalda ko sa kanya ha. Abangan nyo po yung susunod na video ko ha. Salamat! Happy New Year! One click, di ba? One click siya. Ganyan siya kahit na-stock siya rito sa barangay ng isang linggo. One click pa rin siya. Napakaganda ng makina nito. Yung makina nito, all stock, wala pang binabago dyan. Pero yung black niya, na-report na. Maraming gustong bumili nito motor na to, pero nagdadalawang isip ako. Kasi nga, napakaganda ng makina niya.